Kasabay ng NCR, muli ring inilagay sa ECQ ang Laguna. Kaya apektado na naman ang pasada ng tricycle driver na si Rosauro na may apat na anak. Sa sobra pong hirap ng aming dinanas, eto na lang po ang aming ulam, sabaw. Dahil po sa kalilitan ng aking anak, hirap po ng biyahe. Hindi nag-iisa si Rosauro sa kanyang hinaing. Ang kanyang mga kapwa tricycle driver sa barangay Parian, maswerte na raw kung kumita ng 200 pesos sa isang araw. Inaasahan sana nila ang pinangakong ayuda o cash assistance mula sa national government. Pero isang linggo na mula nang ipatupad ang ECQ, wala pa silang natatanggap. At sana naman po ayusin ang ating gobyerno at malaking bagay po sa aming pamilya yon. Sagot naman ng LGU ng Calamba City, maging sila ay naghihintay pa rin ng pondo mula sa national government. Magmamalo kayo magmadali, yan naman po ay darating. Ang importante, tama po yung pagbibigay ko natin. Ngayon, may pag-asa na ang inaasam na ayuda ng mga taga Laguna. Inanunsyo ng Department of Budget na inaprubahan na ni Pangulong Duterte ang 3.783 billion pesos na cash assistance. Kasama dito ang para sa Laguna at Bataan. Inaasahan po namin na may release po ang pondo bukas sa Bureau of the Treasury. Pagkatapos nito po ay i-download o i-credit ng ating DTR ang pondo sa mga authorized government servicing banks ng ating mga LGUs. May 368 million pesos na additional cash assistance din para sa Metro Manila. Kasi yung unang release po natin para sa NCR ay based doon po sa estimated population po. But mas maganda na po para walang magreklamo. Minabuti po natin na ang basihan po ay doon sa listahan ng nakaraang pagbibigay ng ayuda. So sa for the Metro Manila or sa NCR, ang total po ng halaga po niyan ngayon ay 11.262 billion. Ayon sa DILG, inaasang matatanggap ng mga LGU ang pondo ngayon o bukas. Sa Marikina City, aminado LGU na hindi sapat ang ayuda at marami ang wala sa listahan. Ang talagang challenge ay yung kulang at marami ang mas naging mahirap ngayon. Kaya mas marami ngayon ang nangangailangan ng ayuda. Kaya si Aling Leia, napaiyak na lang nang malamang wala na naman sa listahan ng mga beneficiaryo ng ECQ ayuda ang kanyang pangalan. Yung first tranche lang po ako nakakuha, tapos itong second tranche ko ng 4K at saka ito pong last po, wala po kaming natanggap. Siyempre yung maasala naman po kami sa minimum ng asawa ko. Isa lang naman po nagtatrabaho sa amin, apat kaming pinapakain ng asawa ko. Ilang barangay official din sa barangay Payatas, Quezon City ang nagre-reklamo dahil marami umano sa mga nangangailangang pamilya ang hindi nabibigyan ng ayuda dahil sa lumang survey na ginagamit nila. Kabilang sa dumulog sa grievance committee si Aling Cheryl na walang trabaho. Wala po kasi kami sa master list. Sir, mahalaga kasi may pamilya po kami. Sa Makati City, umabot na sa 233,000 ang nakatanggap ng ayuda. Pero ayon kay Mayor Abby Binay, isang hamon sa kanila ang pamimigay gamit ang e-wallet. Hirap talaga, they keep on changing their cellphone. Ah, okay. So, that's one of our bigger challenges. Pag nagpalit sila ng cellphone, iba na yung GCash na ginagamit na, so they will have to update their information with the city. Kaya't hiling ng ilang residente, mas mabuting cash na lang sana ang ipamigay. Paano kung wala kang cellphone at nakikigamit ka lang din sa cellphone ng anak mo? Dennis Datu, ABS-CBN News.